Marahil, karamihan sa inyo, mga kabarangay, naranasan na ding makainkwentro ang nilalang na ito. At sigurado ako, naranasan nyo na rin pumunta sa banyo at habang nagsi-CR kayo, pagtingin nyo sa pader or kisame, nandoon siya at nakatitig sayo. At sigurado din ako na walis tambo at tsinelas ang palagi ninyong ginagamit pang taboy or pampatay sa kanila. At naiintindihan ko ang nararamdaman ng karamihan sa inyo dahil sa laki nito at sa haba ng mga galamay nila at dahil sa nakakatakot nilang appearance, talaga namang magkakaroon ng arachnophobia lahat ng mga taong makadaupang palad nito. Pero sa kabila ng lahat, dapat ba silang katakutan? Delikado ba sila para sa tao? Bakit sila palaging bumibisita sa mga bahay natin? Yo, what's up mga kabarangay? Ako nga pala ang inyong lingkod, ang inyong kapitan. Sa video na ito ay kikilalanin natin ang dambuhalang gagamba na madalas bumisita sa mga bahay natin. At ito ay ang Philippine Huntsman Spider. Pero bago ang lahat, kung bagong salta ka lang dito sa Pitong Gatang, pindutin mo na ang subscribe button para magkabarangay na tayo. Ang Philippine Huntsman Spider, mga kabarangay, ay kabilang sa pamilya ng mga Sparaceidae at meron tayong tatlong species ng Huntsman Spider na makikita dito sa Pilipinas. Ang unang species nito ay matatagpuan sa mga puno ng saging at ang ikalawa naman, mga kabarangay, ay matatagpuan sa mga kuweba ng Pilipinas. Pero sa video na ito ay kikilalanin natin ang uri ng Huntsman Spider na nakatira sa mga bato pero madalas makita sa mga kabahayan. At ito nga ay ang Philippine Huntsman Spider. Ang mga male Philippine Huntsman Spider, mga kabarangay, ay mas madaming markings at maliliit ang mga abdomen nila. Pero ang mga female Philippine Huntsman Spider ay mas malaki at mas malaki din ang abdomen nila. Pero mas konti ang marking sa katawan nito. Ang mga Philippine Huntsman Spider, mga kabarangay, ay lumalaki hanggang 1.9 inches at ang kanilang leg span ay lumalaki hanggang 6 inches. At bawat bansa sa Asia or kahit sa ang panig ng mundo ay may mga sariling species ng Huntsman Spider. At alam nyo ba, mga kabarangay, na ang pinakamalaking species ng Huntsman Spider ay natagpuan sa isang kuweba sa bansang Laos. At ito ay ang Heteropoda maxima na mayroong leg span na 12 inches. Ang leg span nito ay kasing haba ng isang ruler. Madaming mga tao ang nag-iisip na ang mga dambuhalang gagamba na palaging tumatambay sa mga bahay natin ay isang tarantula. Pero sa totoo lang, mga kabarangay, lahat ng mga species ng Huntsman Spider ay hindi tarantula. At hindi rin sila related sa mga mababalahibong species na tinatawag na tarantula. Pero merong isang paraan upang malaman kung tarantula ba o hindi ang isang gagamba. Ang mga tarantula kasi, mga kabarangay, ang posisyon ng mga legs nila ay pa-vertical na pailalim sa kanilang katawan or parang letter V na pabaliktad. Samantalang, ang mga Huntsman Spider, mga kabarangay, ang kanilang legs ay parang legs ng mga alimango na padiretso lang at hindi pa ilalim. Dahil siguro sa kanilang laki, kaya maraming tao or Pinoy ang may akala na sila ay kabilang sa mga tarantula. Kahit sabihin natin na nakakatakot ang kanilang appearance,
ang mga Philippine Huntsman Spider mga kabarangay ay considered na hindi mapanganib na gagamba. Oo, meron din silang venom, pero ginagamit lang nila yon para panghuli ng makakain nila at ang venom nilang taglay ay hindi sapat upang ikamatay ng isang tao. Pero makakaramdam ka pa rin ng minor effect katulad ng sugat at medyo lagnat. Pero hindi naman talaga sila yung tipong mangangagat kaagad. Sa totoo nga, mas pipiliin pa nilang tumakbo kaysa maging aggressive. Pero mga kabarangay, alam nyo ba na mataas tumalon ang mga Philippine Huntsman Spider? Kaya kapag nakakita kayo nito, huwag nyong titignan ng harap-harapan dahil merong chance na tumalon siya sa mukha ninyo at baka magkaroon pa kayo ng phobia sa gagamba. Sa totoo lang mga kabarangay, sa mga ilalim ng bato or puno naman talaga sila nakatira. Kaso, ang dahilan ng pagtambay nila sa mga bahay natin mga kabarangay, dahil sa mga bahay natin makikita ang paborito nilang ulam, yun ay ang mga pulang ipis. Sa madaling salita mga kabarangay, madalas tumambay ang mga Philippine Huntsman Spider sa mga tahanan natin dahil dito din madalas nakatira ang mga ipis na paborito nilang ulam. Kaya kapag nakakakita kayo ng Philippine Huntsman Spider sa mga tahanan nyo mga kabarangay, huwag nyo silang hatawin ng walis tambo or batuhin ng tsinelas. Pabayaan nyo lang sila mga kabarangay dahil tinutulungan pa kayo nitong malayo sa sakit na hatid ng mga ipis. Pabayaan nyo lang sila dahil hindi naman sila delikado sa tao. At kusa din silang aalis sa mga bahay nyo pagkatapos nilang makahanap ng kanilang pagkain. Matagal na panahon nang tumatambay sa bawat tahanang Pilipino ang mga gagambang ito, pero niminsan wala pang report na namatay or napahamak dahil sa kanila. Sa totoo lang mga kabarangay, sila ang nagsisilbing pest control ng bahay nyo dahil sila ang taga-ubos ng mga ipis na nagdadala ng sakit. Kung nakakapagsalita lang sila, alam kong yan ang sasabihin nila sa atin. So ayun nga mga kabarangay, kung nagustuhan mo ang ating video, pindutin mo na ang subscribe button para magkabarangay na tayo. Muli, ako nga pala ang inyong kapitan dito sa Pitong Gatang, ang mga kaalaman na hindi chismis na pag-uusapan lang. Kaalamang walang labis, walang kulang. Salamat hanggang sa muli mga kabarangay.